Kasama ko po ngayon si Mr. Benji Kahayagan. Tama po. Apo. At makasama niya pong construction workers. Reklamo po nila ang pinapasukang Realty Corporation. Kulang daw kasi ang kanilang sahod at benepisyo. 5 taon na rin daw silang hindi nabibigyan ng payslip. Magandang tanghali po siya. Okay, una sa lahat, kayo po ay nagtatrabaho sa SC Realty Corporation na located sa Makati. Apo, so NCR po yan. Apo. Right, dapat po pag NCR, alam niyo na po, 537 per day, 8 hours. Sa kaso po ninyo, magkano pong pasahod niyo? Ikaw halimbawa sa akin, sir, 500. Excuse me po, 500. 500 po. Ilang oras po yan? 8 hours po. Kasi, so, kapos ng 37 pesos? Kapos po siya, sir. Okay, walang overtime yan? Wala po, sir. Okay, so, meron dito na tumatanggap ng 320? 320, malaki-laking pagkakapos sa'yo. 205. 200 something. 217 sa'yo. Okay. Walang leave. Ano ibig sabihin itong walang leave? Yung parang ano, sir, yung leave, sir. Para ba, sir, pag pahinga, sir, ba? May leave kami, kaso wala naman yung bayad yun, sir. Pag nag-leave kami sa kanila, walang bayad. Hindi, kasi nasa batas natin, dapat binibigyan ng leave. Oo nga po, sir. Paid leave, yung mga trabado. Oo, may leave naman din po kami, sir. Kaso nga lang, sir, yung bang... No pay. No pay po, hindi, dapat merong paid leave yan. Wala, sir. Wala sa amin, sir. Oh. Kasi sa sir, kapag ka nag-leave kami sa kanila, sir, pupunta kami sa pinaka-office nila, sir, may pirma kami ng form na kasulat doon na pag hindi kami nakabalik sa awol na kami. Nasa alin yung telepono si Engineer Joseph Alvarez, Project Head ng ESE Realty Corporation. Engineer Alvarez, magandang tanghali po, sir. Yes, magandang tanghali po. Engineer, andito po yung 11 mga construction workers niyo po, sir. Opo. Wala po sa minimum po, sir, ang kanilang mga sahod, Engineer. Kasi po, Makati po yung area ninyo, ano po? Dapat po, 537. Eh, yung mga sahod po nila, 320 up to 500, 8 hours. Kapos po talaga, sir. Engineer. Actually, sir, meron na akong ano dyan na nag-recommenda na rin ako sa management. Opo. Hindi ko lang po alam kung na-approve pa. Abay, dapat, sir, ma-approvehan agad-agad. Mm-hmm. At ang mangyari nito, sir, eh, kailangan po mabigyan ho sila ng back pay. Ibig sabihin, mm-hmm. gagawin natin retro. Pag pumunta ho kami dyan, eh, yung time na from the start na hindi sila nabigyan ng tamang pasahod, yun po'y masisingil nila. Tama, sir? Oo. Tapos, sir, bakit po wala pong payslip yung mga... Actually, yung pagkakaalam po, sir, sumusweldo lang sa ATM. Ano po, sir? Sa ATM po sila nagtumukuha ng sweldo. Sir, maski na po sa ATM, dapat po meron talagang payslip din sila. Kasi doon po sa payslip, nakalagay, nakalista lahat ng mga, magkano tinanggap nila, magkano gross, magkano net, magkano yung mga bawas. Kasi sa ATM, sir, yung resibo doon, wala naman nakalagay doon yung mga deductions. Wala naman nakalagay doon magkano yung gross, net. Hindi nga po makikita doon. Opo, sir. Di ba? At sir, nasa batas po natin yan, na kailangan may payslip po ang bawat manggagawa sa tuwing sweldo nila. Hindi po, sir, iano ko sa, ano, sa aming opisina na ipigil sila ng payslip. Sir, ganito. Mga previous nila. Okay, pati sir, wala raw silang leave, but kung sila, pag binibigyan daw sila ng leave, no pay. Kasi sa nasa batas natin, pagkakaalam ko, later on tatanong ako sa Dole, na allowed ang isang worker minimum at least of 5 days leave with pay. Pwede na dyan i-charge yung sick leave kapag nagkasakit, so hindi siya makakapasok. At doon macha-charge yun. At kapag hindi niya po hindi niya nagamit yun, makukonvert sa cash yun. Yun ang pagkakaalam ko. Makikinig ka mamaya, sir. Sandali, sir. Mr. Raymond Rosales, ito, Legislative Specialist ng Dole Central. Sir, yes, Raymond, magandang tanghali po. Good afternoon, Your Honor. Yes, sir. Sir, tanong ko lamang, tama ba yung dapat ang isa pong manggagawa, meron po dapat allowed na paid leave sa isang taon? Opo. Sa ating pong... Labor code, nakapaloob po yan. Karapatan ng manggagawa. Ayun. Tama ba, sir, na dapat minimum 5 days leave, pwede nang i-charge dyan yung sick leave? At kapag hindi po nila nagamit yun, yun po yung mga sisingil nila in cash, sir? Yung sa pagsingil po ng cash, hindi ko po alaw at hindi ko po sigurado. Kasi may amendment po tayo dyan. I can check, sir. Babalik po ako sa inyo. Pero ang importante, sir, meron po, sir, talagang leave. Na leave. Opo. Ayun. May leave po tayo na... Ay, salamat. At saka, sir, marami pa rin kumpanya, hindi po nagbibigay ng payslip. Di ho ba, sir, dapat allowed yung mga
construction worker o kahit na sino magagawa na magkaroon po ng payslip. Yes, sir. Yes, sir. Nasa labor code po yan. Ayun. Tulad po ng dati, Sir Raymond, kami po ay darating po sa inyong tanggapan kung kaninyo po kami i-refer para doon na lang po magkaarigluhan sa DOLE at doon po, po papatawag yung kumpanya. Ano po, Sir Raymond? Opo, opo. Para matugunan po namin yung magagawa. Sir Raymond Rosales ng Legislative Specialist ng DOLE Central, maraming salamat po, sir. Magandang tanghali po. Okay. Engineer Joseph. Yes po, yes po. Sir, doon na lang tayo magkita-kita sa DOLE. At doon na lang po mag-usap-usap at para maayos po itong problema at mabayaran po itong mga tao ninyo. Sige po, sir. Ipapaabot ko rin sa aming management. Ayun. Sige po. Asahan ko po, sir, ang magandang tanghali po, sir. Engineer magandang Joseph. Magandang tanghali rin po. So, mga sir, so mamaya po, pag-uwi nyo mamayang gabi, madali lang po mga computation ito kasi wala tayong compute na OT at wala tayong compute na mga tawag nito deductions na iba. Opo, sir. Sandali, sir. Sandali, sir. Tapusin mo ako, sir. Tama, sir? Opo, opo. Kasi kung mag-interrupt ka, hindi ako makapagpalaman mabuti. Napakadali po. Katulad nito, 500. 8 hours ka lang na trabaho, di ba? So, 537 ang minimum. So, 37 per day ang short na hindi nabibigay sa'yo. So, 37, ito times mo yan kung ilang araw ka sa isang linggo at ilang araw sa isang buwan. Ganun lang po kasimple. Tapos, doon po sa walang leave, pwede natin matalaka yan sa dole. At yung sa payslip. Okay, sir? Sige, sir. Ano po yung gusto niyo sabihin? Di, tanong ko lang po, sir, itong sa holiday po, sir. Dito po sa holiday pay, ito nga po ang pag-uusapan din sa dole. Kaya nga po sa dole ko kayo dadalhin. Kasi kung magsasalita po ako rito na mali, baka naman pagtatawanan tayo rito. So kasi kung minsan, sir, magtatanong kayo ng mga bagay na hindi ko masagot. Pag hindi ko nasagot, magmumukha tayong tanga. Pag nasagot ko naman, pero mali naman, magmumukha pa rin akong tanga. So to be safe, doon po sa dole. Yung si Sir Raymond, yun ang eksperto sa legislative siya. Okay, sir? Pero mamaya, sir, dyan sa tabi, kakausapin ka ng mga reporter namin para doon sa scheduling ng pagsama sa inyo sa dole. Okay, sir? Okay, sir. Pero sir, pag ano, sir, pwede pa kayong pumasok kung sa trabaho namin. Ayan, sinagot na po. Okay. Sinagot na? Nasabi okay. Na po yan. Sinagot na po ng mga tao. Mm-hmm. Okay, sir? Okay, sir. Masa, sir, importante, masisingil niyo po yung inyo pong pera. Ginagaranti ko po yan 101%. Thank you po, sir. Okay, sir? Okay, sir. Thank you po, sir. Sinagot na? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, 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 sir.